Nagbigay ng payo ang kaibigan ni Christopher Mee na si Manay Lolit Solis sa kaalitan nitong kapamilya dancer na si Don Chang ukol sa demandahan issue ng mga ito. Nagbigay ng pahayag si Manay Lolit Solis sa kinaharap ng issue ng kaibigang si Christopher Mee matapos mag-demand ng public apology mula sa kanya ang kampo ni Don Chang dahil sa mga pahayag nito tungkol sa kapamilya dancer. Ayon kasi rito, ay nakikipaglandian si Don Chang sa mga boss ng ABS-CBN, kaya ito nagkakaroon ng mga trabaho. Hindi nga nagustuhan ng kapamilya dancer ang akusyong ito sa kanya ni Nay Christie, kaya umabot pa ito sa pagsasampa ng kaso kung hindi umano maglalabas ng public apology at bawiin ni Nay Christie ang mga naging pahayag niya tungkol kay Don Chang. Ngunit sa gitna nga ng isyong ito, nagbigay ng kanyang komento si Manay Lolit Solis tungkol dito at pinayuhan pa ang aniyay baguhan na si Don Chang. Ayon dito, bilang baguhan pa lamang umano sa mundo ng showbiz ang dancer, dapat itanggapin muna daw nito in a positive way ang mga hindi kaaya-ayang komento tungkol sa kanya. Pahayag ni Manay Lolit Solis, kapapasok mo pa lang sa mundong ito, lahat muna tanggapin mo ng constructive. Halimbawa, sinulat ni Christie ang tingin sa'yo ganito-ganyan. E di isipin mo, ay baka nga ganito kasi sa kilos ko. Ganito tingin sa akin. Kailangan baguhin ko. Dagdag pa ni Manay Lolit, maswerte pang araw ang kapamilya dancer dahil pinagtuunan siya ng atensyon ng batikang journalist na si Nay Christie kahit hindi siya nito masyadong kilala. Mabuti nga, swerte siya pinagtuunan siya ng pansin ni Christopher Mee. Kung baguhan ako at isinulat ako ni Christopher Mee, maligaya na ako noon at hindi ko babanggitin ang name niya. Sarkastikong pahayag pa ni Manay Lolit Solis, tila nakakagulat daw na ang isang baguhang artista ay hihingi ng public apology sa isang batikang journalist kagaya ni Nay Christie. Dapat pa nga daw ay nagpasalamat ito dahil kahit baguhan ay naisulat at napansin sila ng isang Christopher Mee na kilala sa larangan ng panunulat. Imagine mo na isang baguhang artista na hindi ko kilala ang buong tapang na humihingi ng apology kay Christie. Bongga! Hindi ba alam na mga baguhan na pasalamat sila at napapansin at isinusulat sila? Kaya dapat tingnan nila ito in a very constructive way. Samantala, makahulugan naman ang mga naging palaban na sagot ni Don Chang sa mga taong patuloy na bumabatikos sa kanya. Isang Twitter user kasi ang nagsabi sa kanya na hindi na umano dapat ito nakikisaw-saw pa sa mga usaping politika, lalo't hindi naman umano ito sikat na artista. Ayon sa isang tweet ng isang netizen, kung gusto mong magka-career, huwag kang makisaw-saw sa politika. Unless gusto mo mapansin at bayaran ang endorsement mo. Kaso, sikat ka ba? May fanbase ka na ba? Ngunit hindi nga nagpatinag dito ang kapamilya dancer at sinabi na kung kasikatan ng basihan para magkaroon ng karapatang magsalita ay ang naturang netizen daw dapat ang manahimik. Kung basihan ang kasikatan upang magkaroon ng karapatang magsalita at ipaglaban ng tama, pwes, tumahimik ka. Nag-tweet din ang dancer tungkol sa aniyay, toxic mentality ng mga Filipino. Pag ikaw ay isang baguhang artista, wala kang karapatan. Pag hindi ka sikat, wala kang karapatan. Toxic Filipino mentality. Sa ngayon ay wala pang update tungkol sa demandahan issue ni na Christie at Don Chang. Matapos walang naglabas ng public apology mula sa dalawang kampo sa kabila ng deadline na ibinigay nila sa isa't isa.